meron po kayong babaguhin sa sarili ninyo sa parte o bahagi ng katawan ninyo, ano? Mata? Bibig? Ilong? Aba? Ako? Yung mga paa ko. Kasi tingin ko di maganda. At mahirap po akong makakita ng sapatos o sandals na sa akin ay mag-fit talaga. That is why, alam yan ang mga kaibigan ko, wag silang magre-regalo sa akin ng sapatos kasi madalas hindi talaga nagkakasya o hindi talaga nag-fit sa akin. Ito ang dahilan kung bakit may konting ingit ako sa mga taong ganda ang paa. Kasi yun lang, di ba? Ang forma na kahit naka-chinela sandals lang sila. Kapag pumupunta nga po ako ng mall, may konti lang naman, konti lang na lungkot o panghihinayang sa akin kapag nadadaan ako, halimbawa sa Birkenstock ba yun? Tama? Kasi nagagandaan ako sa mga sandals dun eh. Yung may leather strap, ang cute niya, ang elegante niya. Kung bakit kapag sinusot ko, hindi na. Parang nagiging tsaka na. Tapos, masakit pa sa aking mga paa. Ito ang dahilan kung bakit natuwa naman ako sa ating unang pagbasa ngayon. Na nagsasabi particularly sa Romans 10:15 sa English version, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Sa literal na pag-asalin, ang ganda ng mga paa ng mga tapapagdulot, tagapagdala ng mabuting balita. And I was like, wow! Maganda rin pala ang aking mga paa. Pero bakit nga ba maganda ang mga paa ng tagapagdala ng mabuting balita? Una, dahil sa mabuting balita ni Kristo. Come to think of it, may mas bubuti at mayroong mas gaganda pa pang balita dito. Sige nga, anong panama sa balita ni Kristo? Sa mga balitang alam ninyo, ano na yung mga pinagkakaabalahan nyo ngayon, yung balita tungkol sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernarda. Anong naidulot niyang pagbabago o maganda, mabuti sa buhay ninyo? Sa mga fans nila Catniel, o diba? Mas nadagdagan pa yung problema ninyo, yung stress ninyo. Eh ang mabuting balita ni Kristo, sangayon sa sulat sa mga Hebreo 4:12, it is alive, it is living. It can therefore penetrate our body, our soul, and spirit. It's like a two-edged sword. Kaya kapag yan ay tinanggap natin, hindi po pwedeng walang maging epekto sa atin. At dahil ito'y maganda, mabuting balita, maganda at mabuti ang maging epekto sa ating lahat. Sabi nga po ni St. Paul sa kanyang pangangaral, sa 1 Corinthians 2 verse 4, siya'y nangangaral hindi sa pamamagitan ng pagiging mahusay, magtalumpati o dahil sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun ang meron, ang mabuting balita ni Christ. Charge ito ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ito nakapagpapabago, nakapagbibigay ng mabuti at magandang epekto sa buhay ng tao. At walang anumang balita na ganito liban sa mabuting balita ni Kristo. Kaya, maganda ang mga paa ng tagapagdulot nito. Ikalawa, hindi madali ito. Yun yung sense na sinasabi ditong beautiful feet. Kasi kung isipin po ninyo, hindi talaga kamukha ito ng nagpaspa, nagpa-pedicure ba tawag ng sapa. Hindi ito yung beautiful feet na tinatawag dito, ha? Kasi alam naman natin na hindi naman maganda yung daan dati. Naka-sandals, minsan nakayapak lang sila at malalayong kilo-kilometro ang tinatravel nila para maipahayag ang ebanghelyo. So yun yung sense dito. Di nga po ba ang trabaho ay mas nagkakaroon ng iba yung halaga kapag mahirap? Diba? Ang hirap ng trabaho niya. Ang galing niya. Lalo pa't hindi lang mahirap, nakatutulong pa sa buhay ng tao. Ganun ang ebanghelyo. Bagamat ang pagpapahayag nito ay hindi natin maituturing lamang na trabaho, ito'y ministeryo, ito'y misyon. Pero just the same, ito ay nakatutulong sa buhay ng maraming tao. Pero merong sakripisyo sa pagdadala, paghahatid nito. Sa ebanghelyo, narinig po natin ang sakripisyo ng mga unang disipulo ni Kristo. Kasama si San Andres dito, iniwan nila ang lahat
ang gusto nilang hanap buhay, pati ang kanilang mga mahal sa buhay, ang security nila sa buhay, ang mga gusto nilang gawin sa buhay, upang makasama si Kristo. Sapagkat they could not preach about Him without first being with Him, without first experiencing Him, without first listening to Him and living with Him. O hindi ba ganyan ang sakripisyo na ginagawa ng mga tagapagtulot, tagapagpahayag ng Ebanghelyo? Nagsisimula yan sa pagpasok sa seminaryo. Kasi po pwede namang ibang buhay ang tahakin ng mga ito. Madalas naman ang mga effective sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay po pwedeng mag-excel sa ibang trabaho. Pero itong pinipili na doon ding iwan ang mga mahal sa buhay para dito. Sapagkat sa seminaryo, pinag-aaralan ng pananampalataya at iniiwan ng mundo para makapiling si Kristo, sapagkat yun later on ang ipapahayag ng mga tagapagtulot ng Ebanghelyo sa mga tao. We cannot give what we do not have. So nandun yung sakripisyo. Bagay or something na hindi natatapos paglabas ng seminar. No, tuloy-tuloy yan. Sapagkat hindi din manaman madali. Halimbawa, ang magpahayag ng mabuting balita. Akala nyo, stock knowledge? Hindi. Pinag-aaralan din yan. Pinagdarasalan din yan. At po pwedeng madaling mag-sermon, pero kung paano isa-sermon in such a way na mararamdaman mo talaga na ang nangungusap sa'yo ay hindi yung pare, hindi yung padre, hindi yung obispo, hindi yung reverendo, hindi yung pastor, hindi yung ministro, kundi si Kristo. Kung paano ang salita ng Diyos ay kakalaw sa buhay mo, yun ay mahirap. Hindi rin naman madaling magmisa. Hindi rin madaling magpakumpisan. Hindi rin madaling magbigay ng mga sakramento. In such a way na kapag nakatanggap kayo ng sakramento, ay mararamdaman nyo si Kristo talaga ang kumilos sa buhay ninyo. Mahirap yun. Yung mararamdaman mo talaga yung misa, mararamdaman mo talaga yung kasal, mararamdaman mo talaga yung iyong kumpisal, mahirap yun. Hindi rin madaling gabayan ang mga tao. Hindi rin madaling magturo sa mga tao. In such a way na kapag nagabayan at turuan namin kayo, ang mararamdaman nyo, ang gumabay at nagturo sa inyo ay si Kristo. Lagi ko sinasabi, mahirap paging pare, pero mas mahirap sa pagiging pare ay ang magpakapare. Yes, ang grasya ng Diyos ang siya talagang kumikilos. Pero kailangan pa rin na ang tagapaghatid ng Ebanghelyo ay magpagamit sa kanya ng lubos. Doon papasok ang sakripisyo ng pare, ng reverendo, ng obispo, ng madre, religyoso, kasama na rin pastor, ministro na naghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kasi mayroon din kami mga sariling gusto. Kung paano kayo tinutokso ng demonyo, baka ganun din kami. Baka nga mas matindi pa kaysa inyo. May laman din kami. May mga naisin din kami. Pero yan ay kinakailang isang tabi upang buong pusong maihandog kay Kristo ang aming sarili upang mas magamit niya kami more effectively. That is why masarap din ang pakiramdam namin kapag ito ay nakikita niya, kapag ito ay na-appreciate ninyo. Yung pagpapakapari namin para sa inyo. Na-touch nga po ako sa post na ito ng isang sakristan. Kinulan niya ng picture yung pari nila na nagmimisa, si Father Ronald Berber Manabat. At ang kinunan, pinokus pang talaga yung paa ni Father na inaalis niya mula sa sapatos niya. Alam po ninyo yung style ni Father na yan? Style ng maraming pari yan. Bulok na yung style na yan. Kasi yan yung ginagawa namin kapag pagod na kami sa pagmimisa. Lalong-lalo na kapag sunod-sunod yung misa. Nakita nyo naman yung ginagawa natin dito kapag Linggo, di ba? Nag-aabot na yung misa. Ang pahinga ko ay yung first reading, ay second reading. Kasi first reading, nagpapalit ako ng damit ko, nagre-retouch ako, kumakain ako, lugaw na lang para mabilis, shake na lang para mabilis. Kasi sa pag-aabot ng misa, hindi na ako nakapagpapalit, nagpapalit na lang ako ng first reading. So, iyan ang ginagawa ng mga pare na katulad ko rin yung schedule. Kung masisilip niyo doon, may sandals ako doon. Yun ang pinapalit ko sa sapatos ko para ma-refresh
para lumamig-lamig kasi mainit. Ang init na sa talampakan, no, sa patos. Masakit na mga paa, pati mga binte. Ayan. So, style namin yan para ang pakiramdam ay gumana. Kasi, di naman namin pwedeng sabihin sa mga susunod na magsisimba. Pagod na po kami, kaya yung energy low na lang. Hindi na po kami magsesermo ng matinde, ha? Ah, hindi na po kami kakanta, ha? Hindi eh. Hindi nyo naman alam yung nararamdam ng pare. Lalo pat ibinibigay pa rin ng pare yung the best niya para maramdaman nyo ang Panginoon sa misa. Kaya, mahalaga para sa amin yung kahit hindi namin pinapakita ay inyong nakikita. Kasama na dito yung pagdadala ng problema sa parokya, problema ng maraming tao, meron ding problema sa aming mga sarili-sariling pamilya. Kasama na dito yung pagsisikap na maging mabuting pare at maging mabuting ama sa inyo na aming mga kaparokyano, etc., etc. Hindi namin ipinapakita, pero malaking bagay kapag inyong nakikis. Para bang sinasabi ni John Harley Placides dito, Pads, ang ganda ng mga paa ninyo kasi kitang-kita namin ang sakripisyo ninyo. Sana maging ganito rin tayo, hindi lang sa mga tagapaghatid ng Ebanghelyo, kundi sa mga taong all out para sa atin ang sakripisyo. Sa mga hindi lang ina, kundi nagpapakaina. Sa mga hindi lang ama, kundi nagpapakaama. Sa kapatid na may matinding malasakit. Sa nagpapakabuting doktor, nagpapakabuting pulis, yung bang ang ibinibigay ay hindi lang yung minimum, kundi yung maximum. Di ba yan ang mabuting balita ni Kristo? Maisip mo bang ililigtas tayo? Eh, magkakatawang tao, ba't ipapako pa sa krus ng Kalbaryo? Sige nga. Eh, pwede namang iligtas ko kayo. Ganun lang eh. Eh, sana makita natin ang mga sakripisyo ng mga taong ito. Mababakas mo naman eh. May eyebags. Hindi na maganda ang figure. Nakikita mo, pag nagsampay ng mga brief up pantiyan eh, lost thread yung iba. Nakikita mo, pinag-ulit-ulit na lang yung pamporma. Nakikita mo yung wallet sa itsa pera. Nakikita mo naman, di ba? May mga kalyo, may mga ugat-ugat sa paa. Nakikita mo naman yan. Yung bakas ng sakripisyo. Sana makita mo ang kagandahan nila sa likod ng lahat ng ito. Sa mga nagsasakripisyo naman, sinasabi natin dito, nahirap ito, nahirap. Pero pakiramdaman mo, sige nga, ang sarili mo kapag, lalo na dati, kapag kinigrit ka, ina-affirm ka, ganda na nga rin mo. Ay, ang ganda mo naman ngayon. Blooming. Ang ganda ng mata. Fresh to fresh. Ang ganda ng figure. Dati, ganyan, di ba? Dati, nung hindi ka pa talaga nagsasakripisyo. Nung ang iniisip mo pa lamang, ay, sarili mo. Anong pakiramdam? Lagay mo na rin dyan, ang ganda ng relo mo. Ganda ng damit mo, ah. Lakos, ah. Ayos ang sapatos mo, ah. Ano pakiramdam? Masarap. Maganda. Pero short-lived lang. Okay? Bilis lang nawawala. At yun bang kagandahan na yun, na nakikita sa'yo noon, lahat ng tao nakikita yon. Pero yung purihin ka kasi mabuting nanay ka, mabuting tiyahin ka, mabuting kapatid ka, mabuting ama ka, mabuting kapatid ka, mabuting pari ka, mabuting guru ka, mabuting engineer ka ba yun? Hindi ka lang makingiti doon, makaiiyak ka doon. Kasi ibang uri ng accomplishment at compliment yon. Dahil alam mo na naging tagapagdulot ka ng mabuting balita ng pag-asa, kabutihan, awa at kaligtasan ng buong may kapal sa iba, lalo na para sa mga tao sa iyo ay mahalaga. Yan yung larawan mo na po pwedeng hindi maipost sa FB. At ayaw mo rin naman, di ba? Pero yan ay nakapost, nakaukit na sa puso at isipan ng maraming tao dahil sa kanilang mga mata, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Maganda ka. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa.